ngayon po, unahin ko po muna itong Salot Day. Ngayon po ay Herodes Day. Mabuti na po itong, ano, diritsahan po tayo, lang, pakini-kini. Ngayong araw na ito po, kasi niloloko na naman tayo, magigawan po, kuya, lumampas. Huwag kayong maniniwala na ngayon po ay araw ng hero. Herodes po, baka. Herodes. Ginawang hero po kasi mga kababayan itong mga ulupong na mga luloko sa ating bansa. Sa pamumuno ni Cardinal Sin, ni Damaso Cardinal Sin. Ay, yung contact number ko po, 0908-6553-757. Yun ang nag-udyok sa mga kampon nilang mga dilawan na senador, congressman, presidente. Ginawang hero yung non-traitor sa ating bansa, the traitor of the country, na nang umuwi nga, Malaysian passport ang ginamit, namatay sa tarmac. Tinoro yung ating pangulong totoo na hero, the real hero. Umupo dalawang pamilya niya, una asawa, pangalawa yung anak. Hindi mapatunayan, challenge ni Bongbong Marcos nang in-interview mismo ni Chris Aquino, ang anak, mga kababayan ni Ninoy. Challenge na buksan yung kaso to determine the real culprit, sila mismo ang ayaw. Huwag ganyan. Saan ka pulutin yan? Papa mo? Pati si Panot? Ayaw na? Ayaw na. Basta si Marcos? Si Marcos anya? Ganon katindi, ka-unreasonable ang mga taong ito. Bakit? Ganon po ang ano, ganon ang script ni Damaso. Perpetual hatred to the Marcoses. Accusing the Marcoses to be the criminal of this country. The magnanakaw. The reason for that is the gold na sila ang kumokontrol hanggang ngayon. Para hindi magamit po ng mga mamamayang Pilipino, Marlican civilians. The gold na gustong ipamana sa atin ng totoong hero, dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Kaya huwag kayong nagano, kasi ngayon po, nabasa ko, kaninang umaga, wala pa, ay naglitawan yung editorial ng Inquirer, si Ninoy. Tapos may kumpul-kumpul yata dyan, mga kababayan sa ano, sa monument nila. Alam niya, sabi ko, hanggang ngayon, niloloko pa rin nila tayo. Hindi na po tayo paluloko sa kanila. Ang totoong hero po, ito, parinig ko sa inyo, hindi po yung tie yellow ribbon, yung ribbon na yun, itay ninyo sa liig ninyo. Alam niya kayo, yung luloko ninyo mga, yun lang naman po, wag na natin parabahin kasi lalong sisikat sila. Basta po, ngayon po, Herodes Day. Salot Day, Herodes Day. Malinaw. Ngayon, mga kababayan, dito tayo sa, ano, nakahalata na po yung, ano, but before that, parinig ko po sa inyo yung Pangulo. Nakahalata na po yung mga negosyante. Buti naman, you want to be part, to become part, sige na. You want to become part of the IATF, tama yon. Wala naman experience sa pagninegosyo itong mga taga-IATF. These are government executives. Asa sa sweldo. You're stable and contented kasi asa lang kayo sa sweldo galing sa taxes ng mga tao, galing sa taxes ng mga negosyante. Iniinisip, yung taxes na yon,
galing sa mga negosyante. Pinaghirapan yun. Ilang beses na bankrupt itong mga negosyanteng ito, mga IATF members. Before sila nag-succeed. Many times, ang iba nga, hindi na nakabangon. Ang ibang bansa na lang, hindi niya ako magtagumpay sa negosyo ko. Yung nagtagumpay, many times, unti-unti pang madapa. And this time, nandun sila. All of a sudden, COVID! 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 Sara! Sarado! Anong Tagalog sa rinaurawan? Rinaurawan lang din yung ano? Raw-raw. Raw-raw. Hindi ko maintindihan sa Tagalog yun, yung raw-raw. Sinayang ninyo. Di na, pinaglaruan. Pinaglaruan lang ninyo sila. Sila yung nagpapasildo sa inyo. Without the taxes from the businessmen, wala kayong siswildihuin from the president to the tanod. Mali natin yung mga negosyante. Ilan lang naman yung nakukuha ninyo sa real property tax? 1,000 a year? Sa mga negosyante? Tapos, wala kayong malasakit sa mga negosyante? Nagsarawa na sila ngayon? Para lang kayong walang damdamin para sa kanila. You exist. You receive your salary. Kayo mga IATF kayo. Every month. And you feed your family and yourselves. Dahil sa kanila na binabayad na taxes sa inyo. Tapos, bawal sa kanila magtinda. Bawal sa salon. Ang mag-full blast operation, dapat 30% lang. Bakit? Yung renta nila po, 30% din. 100% yung renta. Yung taxes na collection ninyo, 100% pa rin. Pero yung kita nila, kinat ninyo for 30% kung hindi kayo mga ulol. Nag-iisip kayo? Nag-buisit kayo eh. Di ba ninyo na-realize it is an economic suicide? At ginagawa ninyo, suicide mismo ninyo. Try ninyo na i-lockdown ito hanggang 2 years. At magsara lahat ng negosyo kung saan kayo kukuha ng sweldo. Sa World Bank? Paano natin mababayaran kung wala tayong koleksyon? Pati yung mga anak ninyo, hindi na mag-aaral. Yung kakainin ninyo, wala na. Kasi hindi na kayo magsisweldo. You realize that? Ngayon hindi ninyo na-realize kasi mayroon pang dumadaloy. Nagre-reklamo na ngayon ang ating Pangulo. Sana niya tayo kukuha. Wala. Oh, wala na niya. Ibinta na natin lahat. Ibinta ninyo yung buhay ninyo. Pakinggan po ninyo yung ating Pangulo. Maiksi lang po ito. At least po, we are winning. The president is, you know, little by little, na-realize niya tama. Kung hindi narinig sa akin, kasi baka imposible rin marinig niya ako, sa paglipas ng mga araw, na-realize na he observed the country, the business sector. Parang mamamatay na niya. So, this was published, mga kababayan, August 18. Sabi na rito, small business are barely surviving, Duterte. Kita ninyo? Pati yung boses ng Pangulo, alis wala na.
nangihina na. To ensure the safety of our people, you know. However, some sectors in our economy, especially the MSMEs, are barely surviving. He's referring to the small and medium enterprises, MSMEs. Yung maliliit. Maraming salamat, Pangulong Digong, Tatay Diggs. Na-realize po ninyo, mamamatay na sila. Barely surviving. Alam mo po ninyo, man na Pangulo, ang objective po ng globalist cabal na nasa likod po nitong pandemic na to is to kill the MSMEs na sinasabi po ninyo. The small and medium enterprise. Papatayin po nila through the protocol imposed by them on us and all throughout the world. And it is happening. Buti naman po, na-realize ninyo ngayon, it is barely surviving. So ano pa hinintay po ninyo? I call on you, end the lockdown. Now, habang may panahon pa. Pag ito po ay na-wipe out lahat, kahit anong bailout po ninyo, no amount of bailout will revive them, their business. If you impose the protocols, they will just collapse and collapse and collapse. Then you will bail it out, bail them out, and bail them up. Walang katapusan, parang MGCQ, ECQ. MECQ, GCQ. Parang ruleta lang. Wala po. Ikot ng ikot tayo doon. Ikot ng ikot. Hanggang maubos yung resources natin. Ikot ng ikot. Hanggang magutom lahat. Kasi paano yun re-recover? Binail out mo nga, nagnegosyo uli, nag-open. Pero yung protocol mo, social distancing, 30% lang ang ano, bawal lumabas. Sino bibili doon? Bankrupt uli. Bail out ka uli. Di ba? Napakasimpleng intindihin. Napakasimpleng. Nag-bail out ka nga. 10 billion. Magkano yun? Yung 10 billion pala sa bakuna yun. Pinautang mo o binigyan mo pa. O, lugi kayo, 100,000. Bigyan kitang 100,000. Kapital mo uli. O sige, open ka ng business. Mag-open ng business, bawal ang ano, 30% lang. Ilan yung capacity ninyo dyan? 30? O, kwan lang? Tatlo lang. Yan si Damas yung nagreklamo na, bakit kanya 30% sa negosyo sa mga restaurant? Sa amin, 10 taon. yung restaurant niya maliit. Kami ang laki ng katedral, 10 tao lang yung alaw. Hindi 10 lang yung magbibigay. Mabuti yung 10 magbigay. Ikong 2 lang doon. Gutom si Damaso. Amigo sa inyo mga kababayan. O ngayon, pagingan natin, patuloy natin ito. Kita naman yan sa mga voucher kung gumitin mo pera. The only salvation available to humankind at this time of our life is if you are stricken with the virus, the answer is always vaccine. Kita ninyo. Ang salvation daw ng ang salvation, the only salvation of humankind in this time of virus is vaccine. Okay. Sige.